ano ba tong bisita namin? Ang tagal-tagal sa restroom. Ang sakit na ng tiyang ko. Natatandaan ko, 9 years old pa lang ako noon sa may lumang bahay namin. Nasa may pintuan ako ng banyo, hawak ang tiyan ko at pumapadyak-padyak. Nung araw kasi na yon, may mga bisita kaming mga balikbayan. E medyo na parami ang nakain kong tsokolate. Nakita ako ni Mama na namimilipit. Sabi niya, "Hoy, doon ka na lang magbanyo sa kabila." Ang sabi niya. "Sa bodega po, naku, ayoko po, madilim doon, Ma, samahan mo na lang ako." Sagot ko sa kanya. "Ikaw na lang, kaya mo 'yan. Big boy ka na. Aasikasuhin ko pa 'yung mga bisita namin." Eh di no choice ako. Nilakasan ko na lang ang loob ko. Yung bodega namin ay bahagi ng naunang ipinatayong bahay ng stepdad. Doon namatay ang unang asawa niya at ang panganay na anak niya dito. Nakapikit ako habang kinakapa ang switch ng ilaw. Aandap-andap ang fluorescent light pagbukas ko ng banyo. "Ay, sorry po, akala ko po walang tao." Ang sabi ko sa matandang babae na gumagamit ng banyo. Ngumiti lang ang matanda sa akin. Naghintay na lamang ako sa labas ng pintuan ng bodega. Sakto, biglang lumabas si Mama. "Oh, hindi ka pa din nakapagbanyo?" "Eh, may tao po kasi sa banyo dyan sa bodega, yung matanda." "Matanda? Wala namang matanda dito, ah." "Yan na naman! Ay, yan na naman!" Pag matanda, nakakatakot. Grabe kayo, ah. Peace, tangenyo. Peace naman, tangenyo. Either bata or matanda. Oo nga, no? May bata sa banyo. Oo, may matanda sa madre, banyo. Tsaka yung madre, tsaka yung pare. Pero bakit yung madre, mas nakakatakot kaya sa pare, no? Matanda? Wala namang matanda dito, ah. Yung mga bisita natin, mag-asawa. At wala silang kasamang matanda. Ang sabi ni Mama. Parang umurong ang sakit ng tiyan ko nang marinig ko ito. Totoo nga ang balita na may matandang babae na nagpapakita sa bodega. Usapan na kasi noon dito sa amin. Akala ko panakot lang nila sa akin yon nung bata pa ako. Hanggang ngayon binata na ako, hindi ko makakalimutan ang itsura ng matandang babae na nakita ko. Kulay brown ang suot niyang duster na may ginansilyong balabal na puti. Kulubot ang mukha at maputla ang mga labi. Tsaka parang pag ginansilyo, parang nakakatakot no? Pag may suot na ginansilyo, di ba? Parang lolang na nga ano. Nangingilabot pa din ako pag naalala ko ang mga nangyari. Ayaw ko man tanggapin, pero sa huli, nalaman ko na active pala ang third eye ko. Binata na ako noon, nag-aaral ng dentistry sa Maynila. Every other weekend, umuwi ako sa lumang bahay namin. Siyempre, iwas na ako sa bodega. Nag-bonding kaming magpipinsa, naglaro kami ng unggoy-ungguyan. Matapos ang bonding, natulog na kami. Nang natutulog na kami ng isang pinsan ko, nagising ako kasi may batang tumatalon sa may corner ng kama. Yay! Diba? Nakakatakot yung matanda, nakakatakot yung pagbata. Abangan natin yung madre, baka sumali. Pagdilat ko, nakita ko ang isang batang lalaki, around 4 to 5 years old, nakasandong puti. Bumaba siya ng kama, tapos tumakbo papalabas ng kwarto. Nagigiggle at gustong magpahabol. Yay! Napatayo ako at hinabol ko na lamang siya ng tingin. Ang totoo, wala naman kasing bata sa bahay namin na gano'n ang edad. Yeah! Takot si ako! Nagtalukbong na lamang ako, siniksik ang mukha ko sa likod ng pinsan ko at natulog ulit. Sanay na din naman ang pamilya ko sa mga kababalaghan na nararamdaman nila sa bahay. Mga tunog ng nagpa-flush ang toilet sa madaling araw, tunog ng may nagsasali ng bigas,
Tunog na nagwawalis ng mga tuyong dahon ng mangga sa labas at tunog ng nagbobomba sa poso. Pero ako lamang ata ang nakakarinig ng tunog ng isang napakabigat na baul na nakatali sa chains. Ano ba yan? May third eye na, ano, auditory din, di ba? May ganon. Napapakinggan niya yung hindi na napapakinggan ng normal na tao. Na nakikita, napapakinggan. Hindi ko na din, na lang din sinasabi na kahit sa apartment namin sa Project 4, may nararamdaman din naman ako. Ayoko tong maging friend. Na-realize ko. Marami kang nalalaman. Ang dami niya nalalaman eh. Gabi noon, nagre-review ako sa subject namin na jurisdiction. Kailangan kabisaduhin ang mga RA. Pagkatapos kong mag-review around 2 a.m., natulog na ako. Nakapwesto ang electric fan sa may paanan ko. After 20 minutes na nakapikit ako, bumaling ako sa left side at lumipat ang electric fan sa mukha ko. Oh my God! Nakakatakot. Oh my God, nakakatakot. Ay, yung pagtalikod, pagbaling mong gano'n. Hindi ko kaya. Alamig-lamig at sobrang hangin, naka number 5 atang electric fan. Hindi ako makagalaw kahit gusto kong gumalaw. Hindi din ako makasigaw. Gusto kong sumigaw kasi may malaking lalaki na humihinga sa tenga ko. What's the malin niya na yan? What's the malin niya? Hindi ko kaya! Ito, patang hedyo ha. Gusto kong sumigaw kasi may malaking lalaki na humihinga sa tenga ko. Malaki na malalim ang boses. Ang nakakadagdag ng eagerness ko na sumigaw is nararamdaman ko yung balbas niya sa pisngi ko na sumasayat. Gus, kaday! Pinilit kong igalawan pa ako and thank God na igalaw ko. As soon as naigalaw ko na wala na ang entity at ang electric fan ay bumalik na sa paanan ko. Napabalikwas ako ng bed. Hingal na hingal. Nagpray. Pumasa naman ako with flying colors sa subject, pero hindi pasado na makalimutan mo magpray bago matulog. Regardless kung sobrang pagod ka na, otherwise, baka dalawin ka ng higanting yon. Hanggang ngayon na nasa Amerika na kami, may mga paramdam din. Pero hindi ko na ikukwento. Baka maihina ang tambalan at baka atakihin pa si Tanghenyo. Ako po si Noy, tambalanista from Vegas at ito ang super unusual story ko. Bawiin mo yung sinabi mo kanina. Alin? Yung ayaw mong maging kaibigan. Nasa Vegas. Oo nga eh. Ano, alam mo naman, nagjo-joke kami dito. Nasa Vegas ka pala. Hindi ka na, dapat inumpisahan mo, ako po ay nataga-America na ngayon. Ay nako, nakaka-lurking. Grabe naman yan, nakakatakot. Grabe naman. No? Ay. Huwag mo na akong takutin, masyado na akong takot ha. Iniisip ko nga ano eh, baka lasing ka lang. Baka naman sa mga pagkakataong or yun. Or baka sobrang bangag sa pag-aaral. O puyat ka lang, nag-hallucinate ka. Kaya minsan diba parang pag, ano yan eh, diba parang thin line difference between yung antok ka sa totoo, sa realidad, sa ganyan. Pagpagod, yung mga ganyan. But anyway, baka naman panaginip po ng lahat to. Pero confirmed naman na meron siyang third eye. Consistent kasi. Oo, consistent siya mula sa, ay sorry po, dyan sa matanda na nasa CR. Oh my God. Alam mo yung wala namang tao sa bodega tapos may tao sa CR. Tapos wala namang nakatayo sa likod tapos biglang may nakatayo. Nagparaning sa kwento. May alam mo parang kasi kung kapag nakakarinig nakatayo pala sa likod mo, diba? May dal andun yung matanda at saka yung bata. Nakakatakot.
Hindi na imagine ko yung sa bodega, yung parang yung matanda hindi naman nakakatakot. Bakit nakakatakot pag hindi nakaharap sa iyo? Yung pag nakatalikod, 'di ba? Nakakatakot. So kaya aharap sa iyo pa konti-konti tapos nakangiting nakangiti, no? Hindi, meron lang. Nakita ko yung billboard ng It. Naalala ko lang. May part 2 na. Oo. Matagal na, actually. Matagal na ba? Hindi na matagal na na may sequel. Oo, ang tagal ng sequel. Parang, parang kailangan ko balikan yata yung It 1 eh. Pero, hindi, naalala ko lang yung ngiti ng ngiti-ngiti kasi yung nakakatakot sa It. Laki-laki ng bibig. Ang laki-laki ng bibig na ang daming ipin. Hanggang ngayon, nasa utak ko yun eh. Bilog na bilog yung mata tapos nakangiti sa yung ganun, no? Uling kinatakutan ko na maraming ipin yung Minions na purple eh. Alin yun? Yung sa Minions niya napanood yun. Hindi ko napanood. Nakakatakot din yun. Bakit nakakatakot yun? Kasi Minions dami ding ipin. Marami ding ipin. Ang weird kasi. Nakakatakot yung madaming ipin. Oo. Nakakatakot din yung walang ipin. Oy, hinahinay ka na makaitang henyo. Huwag ka namang ganun, di ba? Well, kaingit-ingit na taga Vegas ka at maayos ang buhay mo dyan. Oo. Pero hindi kami naiingit sa pagiging ano mo. Pagiging pagkakaroon mo ng third eye. Bakit ganun, no? Pag mga banyo, talaga sa banyo nyo, di ba? Ano? Ano na naman? Di ba yung mga pagtulo ng tubig sa shower? Nadala na to sa akin. Wala lang tiwala sa mga kwento. Naiinis ako kasi parang feeling ko may tao. Tapos alam mo yung nakapatay pa yung screen dito. Direkt ano natin, ipa natin yung widescreen. Mamaya may nalabas yung mukha ng babae. Eh hindi nagpapan. Ito yung ano, yung itim pa tong background. Nakatakot. Biglang may lalabas yung mukha ng mata. Nakatakot. Hindi, pero bakit banyo? Laging lagi banyo. Ako, what's up with the banyo? May na-experience yun ako ganyan eh. Kay Takenyo may kwento yung mga na-experience mo sa banyo. Diba, ito yung mga sa bahay nyo. Yung tabo na nasa loob ng timba. Dito nga. Lasing ka ba? Hindi naman. Kasi yung tangeni, yung pagkakaturo niya kasi kanina. Yung pagturo kasi ng tangeni kanina, parang meron kasi. Kasi nakakatakot. Parang, alam yung binabalik sa likod. Parang kasi ang taas niya. Higante ba yun? Nakatingin nga siya sa inyo yun eh. Patat mo ba yun eh? Diba ang daming ganap talaga sa banyo? Yung tabo sa timbahan niyo. Anong tabo? Tabo. Ah, tabo. Sa timbahan niyo. Oh, kwento mo kay Tangenyo niyo yan. Diba? Alam ko na yan sa akin galing yung kwento niyan. Eh, kwento mo sa kanya. Masama ang tingin sa'yo, partner. Ay, talaga ba? Oh, bilog na bilog yung mata niya. Ganun. Mas pulang-pula. Ang nakaka-lurky dito, ba't kita niyo? Ay, nako. Eh, well, dati iniisip ko, parang sa Pilipinas lang ba yun? Kasi aswang, ganyan. Uh-oh. Eh, confirm, pati sa America meron. Sinusundan, diba? No? Sinusundan siya. Yeah, minsan nga daw, it's not the place, eh. Minsan, it's the person. Yung tao. Pag nagustuhan ka talaga ng mga elementals, eh. Mm-mm. Susundan ka kahit saan ka pumunta. Bukas talaga kasi. Oo, so alam nila. Kasi nakikita niya. Nakakatakot. Paano pag sumama sa bahay niyo mamaya, partner, no? Ay, hindi, partner. Masikip sa amin. Masikip. Masikip sa amin. Sabi niya, eh, baka sa inyo, malaki bahay niyo yun. Four floors. Amin, maliit lang bahay namin, partner. Sa inyo sasama kasi may space. Makakapag-tumbling-tumbling sila dun. Hindi, marami na dun siksika na dun, eh. Ang dami na masyado. Sa inyo ba? Sa inyo, Tangenyo, sa bahay niyo sa Cavite meron? Parang wala akong nararamdaman. Or baka kasi pag maingay yung bahay. Pagmaligalig, pag masaya. Pagmaligalig. Pag masaya. Oo. Hindi, pero totoo yun daw ha, na kapag ka ang isang bagay ay puno na, sabi ni Nick Nangit yun, ay puno ng negative na energy, malaki ang possibility na may mga elementong, hindi, ina-attract yung, na-attract yung mga elemento dun eh, sa negativity. So, yun. So, maintain a happy, ano, happy atmosphere. Atmosphere sa household po ninyo para hindi pasukan na negative. Pero bakit ako yung bahay na pinuntahan ko kamakailan lang? Ano na naman yan? Masama. Hindi ko na matapos yung kwento ko eh. Narandam ako! Nakakatakot. Nakakatakot talaga yung sobra.
Yan yung ano, yan yung matanda nga harap sa mamaya pagbukas mo ng banyo. Sa CR ng mga babae, pagbukas nyo, may nakaupong ganyan. Oh my God! Tama na po! Tama na. Bayan. Itabi mo kay Nicole. Itabi mo kay Nicole. Ayoko, yung picture. Grabe talaga yan, no? Nakakatakot talaga siya. Okay, overtime na. 9:20 na. Oh, hindi pa kaya. May 2 minutes pa. De, lagi tayo magdadasal. Tama, tama. Lagi. Mm. De, yan yung pinanghahawakan natin lagi, di ba? In fear, hindi lang dahil dito sa mga, yung mga elemental na ganyan. But anything na sa buhay po natin na nakakatakot, di ba? Natatakot tayo. Manligaw. Mm. Natatakot mag-apply ng trabaho. Natatakot mawala ng trabaho. Natatakot. Yan, always pray. Ayun ang ating best armor, mga kaibigan. Trot! Dapat lang talaga maging happy para hindi rin tayo nakakaisip ng mga kung ano-anong kademonyohan. Correct! Kasi pag nag-start tayo mag-isip ng kung ano-ano, unti-unti na yan eh. Diba? Magbukas ka ng gripo, feeling mo may kasama ka. And magluto also, ka, napapraning ka. Oo, feeling mo may nasa likha mo. Nagpiprito ka, feeling mo yung usok, nagpo-form na. Pag problemado ka, nasa isip ko pa ng isip na kung ano, no? Paraming ka na eh. Correct. It tapos ganun ka ng ganun sa likod. It might not even be yung bukas yung third eye mo eh. Because of yung praning ka, yung malungkot ka. Tama. Kung ano-ano yun na iba. So, nag-hallucinate ka. So, always try to maintain an atmosphere of happiness. Tapusin na natin to. Kasi feeling ko naghahanda yung ano eh. Kung matagal yung media ng ano, ng panakot sa akin. Sa sa'yo. Nagpiprito ka, bigla may madre na napapasok. Natakot. Hindi, winner yung ano, yung winner yung kwento niya. Nasa tapat niya na electric fan. Oh my God. Tsaka sumasayad yung ano. Nakakatakot. Ayoko na. Itigil na natin to. Sakit na ng ano, tenga ng mga tao. Duma ng malikot na imahinasyon. Miss the Lord. Natatakot na sa, yung, tinatakot yung sarili. Ayoko na. Ayoko na. Itigil na natin ito. Ay, nako. Yeah. O, dasal lang kayo pag feeling nyo napapaligiran kayo ng masasamang element. At negative na elements. Yes. Mga kabisyo, maraming salamat kayo po ay nakatutok sa tambalan. Enjoy the rest of your day. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yo!